pa to. Ay, naku, nakakapagsisi tuloy. What's up, what's up, what's up, mga ka-diggers? Ito na naman ang inyong lingkod, si Miss Princess Mendoza, na merong pabakuna portion ngayong araw na to. Ayan, nag-effort ako ha. Ayan. Medyo maaga pa ngayon, mga ka-diggers ko, kasi alam nyo, nagising ako ng 5:30. Nag-ayos ako para sa bakuna na to. Kaya lang, nagising agad yung baby ko. Kaya ayan, nag-start ako siguro mga 8 a.m. na, diba? Ay, nako. Nanay problem. Okay, so ngayong araw na to, mga ka-diggers ko, meron akong mga jewelries dito. Nasa table ko, di nyo lang nakikita. Nasa harapan ko, ayan. Limang jewelries na kumbaga merong regrets kung bakit ko binili. Okay? So ito, in no particular order, mag-start na ako. So ito, mga ka-diggers ko, kung napanood nyo na yung vlog ko about Lazada versus Shopee, meron akong binili doon na 0.5 na alahas kasi gusto ko lang makita yung comparison nila kung sino sa kanilang dalawa yung mas mura. So doon sa vlog ko na yun, napatunayan na mas mura si Shopee kasi doon sa 0.5 na alahas, ang amount or yung price ng alahas is 1,159 pesos. Kung tama ba yun? O, tama yung pagkakaalala ko. So si Lazada naman, mga ka-diggers ko, 0.5 daw siya. Ang worth niya or yung price niya is 1,870 pesos. Ayun. Pero alam nyo, kaya kasama siya sa aking listahan dito na may regrets ako. Kasi alam nyo, nung pina-appraise ko siya, etong tic-tac na to na 0.5, bukod sa ang mahal na nga niya, nabili ko siya ng 1,870 sa 0.5, nung pina-appraise ko at pina-weight ko, alam nyo, ang ano lang niya, ang timbang niya is 0.4. So, kumbaga, parang feeling ko na-scam ako. Kasi, kumbaga, ang mahal ko na nga siyang nabili. Tapos, ayan, ganyan pa na kulang pa yung gramo or yung weight niya. Kaya nakakapanlumo. Pasensya na, mga ka-diggers ko. Hindi ko maalis yung buhol. Ayan o, sobrang nipis niya kasi. So, kanina pa siya inaalis. Sabi ko, ay nako. Ang hirap. Baka matapos ako dito after 10 years, di ko pa nagagawa yung vlog ko. Kaya sabi ko, okay. So, ayaan mo na lang. Ayun. So, next naman natin na may pagsisisi sa aking part, yung untog moments, mga ganyan. Eto. So, in no particular order, ha. Inuulit ko. Ayan. So, kung magtataka kayo, bakit? Kasi ang ganda naman. Oh, wow! 18 karat. Oh, diba? 18 karat, yellow gold, makapal. Ang ganda. Wait ah. Okay, na-focus. Ayan. Ito na. Wait lang ha. Ayan. So, ayan. Ang ganda. Ang kapal, makinang, yellow gold. Pero bakit? Bakit may regrets ako? So, alam nyo kung anong reason? Ayan, hindi yung bakuna ko ah. Ayan. Alam nyo kung ano yung reason? Mukha lang siyang makapal. Ay hindi, makapal pala siya talaga. Ang concern ko dito is yung weight niya. Magaan. Hindi siya solid. Kaya kumbaga, parang sa part ko, parang how I wish na bumili ako ng solid na lang. So ayun, in short, ampaw. Ganon, ayan o. Pero maganda naman. Maganda naman siya. Yun nga lang talaga. Magaan. Ayan. So, ayan. O, ayan o. Tignan nyo. Okay. So, 750. Ibig sabihin, 18 karat siya. Yun lang ang ano ko dito. Yun lang ang concern ko dito. Magaan siya. In short, ampaw nga. Dapat mas solid yung nabili ko. Anyway, yun nga. Kaya may tinatawag tayong regrets. At ang pagsisisi naman, sabi nga nila, hindi naman siya sa una kung hindi laging nasa huli. Anyway, moving on. Ano naman yung next natin, ha, mga ka-diggers ko? Eto naman, next one. Eto talaga, super nakakapanglumo. Alam nyo, mga ka-diggers ko, bakit?
Ito oh, ayan. So kung mapapansin nyo, ito, etong pearl na to is usong-uso to dati. Isa sa mga nagpauso dito si Marian Rivera. Lagi niyang suot tong mga ganitong klaseng hikaw. Kasi classy, elegant, ganyan. Kasi mga ka-diggers ko, bukod sa napakamahal niya, nasa ano to eh, siguro kung i-convert sa atin sa peso, nasa 20,000 to 25,000 pesos yung ganitong itsura ng pearl ha. Dior earrings. Kasi branded siya eh. Yun nga lang, ang naging problema ko dito is, hindi kasi siya real gold. Plated lang yung ano niya, yung eto to. Yan, yung metal niya na part. So, nag-tarnish na siya. Nangitim na as in. Hindi niya lang siguro ma-appreciate dahil sa ilaw ngayon. Parang shiny pa rin siya. Pero kukuha ko ng video na makikita niya na talagang nangingitim na talaga siya. Parehas. Mga ka-diggers ko. Parehas talaga yung dito niya, oh. And yun nga, sayang yung pera sa 20,000 na yan. Meron ka nang mabibili na gold na anytime na magkaroon ka ng emergency, pwede mong dalhin kung saan, pwede mong ibenta or pwede mong ipon. Ayan, look, oh. Napakapangit na. Dito pa naman sa Pilipinas, ang dali-daling mag-tarnish ng mga alahas dahil sa humidity. Ayan o. So, napakapangit na. Ay, nako. Waste of money. Minsan, ano ka eh. Parang gusto mong iyuntog yung sarili mo. Sa kaing-ingan mo. At ba binili mo pa? Alam mo yung gana. Ay, nako. Noong time kasi na yon, alam nyo mga ka-diggers kung bakit ko siya binili. Dahil, uso. So, ayun. Lesson learned. Hindi lahat ng uso ay worth it. Kailangan isip muna 100 times. Ayan, yan ang aking lesson learned. Okay, so next naman mga ka-diggers ko. Ito, ayan. Hindi po ito silver. Ayan, makapal ano. Hindi to silver, hindi rin to white gold. So ano to? Na ganitong color. Ayan, tumataas naman tong off shoulder ko. Ayan. Kung hindi, sana nabasa niyo yung ano, no? Platinum. Ayan. Alam niyo mga ka-diggers ko, itong platinum na to, mas mabigat pa siya dito. True to life. Kala niyo lang mas mabigat to. Pero mas mabigat talaga itong platinum compared dito. Ganon. So, ayan. Itong platinum na to, napakamahal ng pagkakabili. Tapos, ito, Japan pa to, ha? Japan platinum. Ayan. Ang mahal ng pagkakabili, pero alam nyo kung bakit may regret sa part ko, mga ka-diggers ko. Kasi, ang value ng platinum ngayon is sobrang baba as in. To give you an idea ha, kung gano'ng kababa, doon na lang sa tita ko na nag-work sa pawn shop. Alam nyo dati, ewan ko kung ano, parang last year, sabi niya sa akin, last year or 2 years ago. O sige, parang ganon. Sabihin na natin last year. Okay. So last year, ang kuha daw nila per gram pag magpo-pon ng ano ng platinum, 2,100 pesos per gram. This year, ang nangyari, bumaba. Ngayon, per gram ng platinum is 1,200 pesos. 'Yun ang kuha nila. Kaya sobrang baba mga ka-diggers ko. Unlike doon sa gold, white gold, rose gold, yellow gold. Yan yung mga yan. Alam nyo kung magkano kuha nila kung 18 karat ha, mga ka-diggers ko. 1,900 plus pesos per gram. So imagine the difference na tong si platinum at si gold. Pagka mahal-mahal lang bili mo, doble pa sa gold. Pero look, ang appraisal sobrang baba. Kaya sa mga ka-diggers ko dyan na merong platinum or nagbabalak mag-invest ng platinum, this is not the right time, the moment, not the right moment to invest sa platinum kasi talaga namang mababa. Although yung sinasabi ko pala ha, sa Philippines, hindi ko sinasabing pati sa abroad kasi wala akong masyadong idea ang sa bentahan ng ibang bansa kasi sa Philippines nga medyo minsan nakakahilo ng intindihin tapos iisipin ko pa ibang bansa. So, yun. So, ayan, diba? Ang ganda-ganda, oh. Tignan nyo naman, pagkakapal-kapal. Ang ganda-ganda.
ang mahal-mahal. Tapos tumataas yung damit ko. Ayan. Tapos ayun, ganun lang. Ganun lang, 'di ba? So parang hindi wise mag-invest ngayon ng platinum. Tapos isa pa, ayun, wala man lang pambawi kasi ito pure platinum 'to, 'di ba? So wala man lang siyang diamond sa kasama or ano, para man lang. Alam niyo 'yun, magkaroon pa ng extra value. Wala. Nga. 'Yun ang nakakalungkot, mga ka-diggers ko. Okay, so last but not the least, ito ha, hindi ko masasabing top 1 to. Kasi ito, alam nyo mga ka-diggers ko, kung napanood nyo na yung isa kong vlog, yung bumili ako sa mall ng Alahas, worth it ba? Kung napanood nyo na yun, malalaman nyo kung bakit ito kasama to dun sa list ko. So ito, last but not the least, tan-tan-tan-tan! Ayan. Ayan, siya talaga ang ano, ang finale. Kasi nagkaroon ako ng trauma. Alam nyo, binili ko to sa mall. Ayan. So, sa mga hindi naman nakapanood ng vlog ko na yon, ito po, binili ko to sa mall. So, hindi ko na me-mention, panoorin nyo na lang yung vlog ko kung saan ko nabili. Ayan. So, ito, ang halaga daw niya is, teka ha, check ko yung ano ko. Ang original price niya is 20,989 pesos. Ito, ayan. So, 20,989 pesos. Tapos, meron daw promo. So, ako naman, si Eng-Eng, sige, ah, promo, very good. Ayan, masaya, promo, ayan, palakpaka pa. 40%, o, edi maganda, makakatipid ka. Sa 40%, ang binayaran ko na lang, nasa, teka ha, may kodigo ko, 12,593.40, o, diba? Okay na yon. So, kumbaga, good deal na. Tapos, edi masayang-masaya ako sa unang vlog ko, dun sa intro ko, ganyan-ganyan, masaya, social, kasi gusto-gusto ko yung earrings ko. Tapos, nung pina-appraise ko na siya, nalaman ko na ito palang earrings ko na to is 2.3 grams lang. May laway ko tumuret. 2.3 grams lang. Tapos, yung kuha nila or pag pinon mo dun sa pawn shop na yon, ang halaga is 4,427 pesos. Imagine, ha, mga ka-diggers ko, lugi ako ng halos 8,000. Diba? Parang doon sa 8,000 na nalugi ko na yun, pwede na akong makabili ng siguro mga isa pang Alahas. Diba kasi, ang laki. Diba? Halos 8,000 pesos yung nalugi mo. Tapos, wala ka nang nagawa. Alam mo yung gano'n, yung untog. Gusto mo iuntog yung ulo mo sa pader. Wala ka nalang nagawa kasi nabili mo na. Ayan, gano'n. Mga ka-diggers, alam nyo, ito namang mga jewelries dito. Yung iba dito, pera lang yung Dior. Mapapakinabangan pa rin naman just in case na magkaroon ng emergency. Siguro sa part ko, kaya ko lang sinabi na may regret sa akin. Kasi, kumbaga, pwede naman ako makabili ng mas maganda. Pero, nung time na yon, yun yung pinili ko. So, kumbaga, lesson learned. Next time, huwag nang aanga-anga. Yun lang naman yun, di ba? Or kung hindi aanga-anga, gamitin ng jutak, okay? Gamitin ng jutak at kumain ng marami para at least may laman ng jutak pag bibili. Ayun. So, ayun. Yun lang ang aking natutunang lesson today. Pero okay lang. Kumbaga, ano na yan eh. Nangyari na, wala na magagawa. Lesson learned. Okay. So, ayan mga ka-diggers ko. Diyan na nagtatapos ang aking vlog today. So, see you sa aking next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!